sa sarili ko, ginagawa daw gatasan ng mga vlogger. Ikaw, sabi mo, mga bashers. Ay, hindi ko iniisip kung ginagawa kong gatasan kasi in the first place, wala naman silang hiningi sa akin ng pera. Magkos, nakakatulong pa sila sa akin para i-vlog, para lumami yung customer, lumami ang makakita, para makilala ang liwata pa. Yes! So pagdating dyan, sa gatasan na words, hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nanghingi sa akin ng pera, wala naman kong binibigay. Pag kumain kayo, nagbayad naman kayo. So mananatili yung naisipan mo na talagang welcome lahat ng vlogger sa'yo. Yes, sabi ko nga, welcome lahat dito, basher, vlogger, newscaster, honest review, hindi honest review, welcome. Di ba, sa'yo doon sa ba, nakapos lang kahapon, nagkakos na ang ano, negative photos sa alam mo ate, hindi na bago yan. Alam mo, ang dami mong sinabi na ano, ang dami mong sinabi na ganda-gandahan, talitalinuhan, pero simple lang yan. Kung concern ka talaga, kung concern ka lang ha, ito lang yung mensahe ko sa'yo, dapat hanapin mo ko eh. Tapos sasabihin mo sa'yo, gusto mo talaga ako matulungan doon sa sinasabi mong kailangan ng honest review, kailangan malaman ng may-ari para to improve kung ano man ayusin yung dapat ayusin. Kasi nangyari kasi, hindi naman para maging concern ka eh. Ang ginawa mo, siniraan mo ko sa social media, nagsabi ka na walang lasa lahat ng mino ko, nakatikim ka, which is opinion mo yan. Pero saan ba ako maniniwala? Sa isang tao lang, dalawang tao, tatlong tao, doon sa libu-libong tao na iniwala sa akin. Siyempre para sa akin, majority first. Sa akin lang talaga, kung talagang concern ka, may concern ka sa negosyo ko, at sa akin, sabi mo, dapat kinausap mo na lang ako ng personal, hinanap mo na lang ako. Dinulog mo sa akin yung problema, kasi solusyon natin, at isang ba nagkamali, ano bang kulang? Magagawa ko ng paraan eh. Hindi yung tatala ka sa social media, kukuka ka, ang dami mong sinabi doon, tapos pinapalabas mo na ganda-gandahan ka, ganyan. Hindi naman, yung pinapalabas mo na may concern ka lang kung ano man yung opinion mo para matulungan ako. Kasi kailangan ng feedback mo. So, hindi yun eh. Hindi mo na kailangan ilabas pa sa social media. Kung talagang concern ka, hanapin mo ako to, sapin mo ako. So, diwata, may problema ako dito sa'yo. Sana ma-improve. Yun yung, diba? Yun yung tamang proseso, tamang way. Kung gusto mo talagang matulungan ako dahil sa feedback mo at magkaroon ako ng idea, ako may-ari. Ang may-ari kasi, nagpasikat ka lang. Nagpasikat. Oh, gusto mo lang mapansin. So, yun lang ang mensahe ko sa'yo. Diwata, ano yung impact mo? Ano? Rosemary ka sa Batang Kiyam? Ano yung impact sa Parisan mo? Lumakas ba yung ano? Well, kasi diba, alam naman natin na kahit hindi pa ako lumalabas doon sa TV, marami naman talaga na akong customer. So, diba, mas lalo akong gumanda ngayon nung lumapit ako sa Batang Quiapo, nadagdagan pa lalo. So, nakatulong talaga ang TV exposure sa mga, sa business ko, diba? Lahat naman eh. Katulad sa inyo, mga vlogger kayo, may mga news dyan para nag-interview. So, malaking impact nito, malaking tulong talaga nito sa negosyo ko kasi nakikilala siya.